Let's go, guys, and do some radiator flushing on our Honda Civic. What's up, guys? Bud TV with another episode para sa inyo. Kumusta na kayo? Sana everybody is safe. Now, for this episode, naisipan kong gumawa ng video dito sa ating Honda Civic EG, and napansin ko na wala na tayong masyadong content dito, and marami nagre-request ng Honda Civic EG na video, so I gave in to your request. So for this week, samahan nyo ako na mag-flush ng cooling system nitong Honda Civic natin. Since hindi ko naman kasi siya ginagamit, hindi ko masyadong na-flush yung kanyang cooling system sa radiator. So expect na magiging madumi ito. So before we proceed, huwag niyong kakalimutan to give this video a thumbs up, comment down below for any questions, comments, or suggestions, and huwag niyong kakalimutan to subscribe to Bud TV by clicking the subscribe button dito sa baba. Huwag niyo rin kakalimutan to click the bell icon to get notified on our future videos para maging updated kayo sa videos ng Bud TV. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe, and para dun sa mga magsusubscribe pa lang, thank you so much in advance. Ano ba yung mga benefits ng paglilinis regularly ng isang cooling system ng inyong kotse? Number one, it prolongs your engine life kasi tinatanggal niya yung mga impurities katulad ng mga rust, kalawang, impurities such as mga dumi and mga contaminants na nagbi-build over time doon sa inyong engine. Okay? So, yun yung pinaka number one na reason. At nakakatulong yun para hindi kayo magkaroon ng overheat sa inyong kotse pagka ginagamit nyo yung inyong sasakyan. Okay, so ito yung aking engine bay sa aking Honda Civic. And kung titignan nyo yung aking radiator, nagpalit na ako ng 2 rows na all aluminum radiator. Before, 1 row lang yan. Yung original niya is 1 row. Yung original niya plastic top tsaka aluminum na body. Pero pinalitan ko na siya ng 2 rows para mas efficient at mas maganda yung cooling capability niya. So the first thing that you need to consider or prepare before you flush your cooling system is meron kang naka-ready na distilled water. In my case, meron akong nakahanda na distilled water para dito sa aking cooling system. But you have to make sure na kailangan ma-flush nyo siya ng mabuti. So that's number one. You have another option instead of using distilled water kung nasanay sa coolant yung inyong sasakyan, dapat meron na kayong naka-ready na coolant para pag flinash niya at ready na kayong mag-fill up ulit, yun yung ipapalit nyo. I suggest na ang ilagay nyong coolant is yung mga ready to use na para hindi na kayo mag-portion-portion ng mga water, distilled water tsaka coolant, you know, medyo time-consuming and inconvenient. Mas maganda pag ready to use na para buhos na lang kayo ng buhos ng coolant doon sa inyong kotse. So, yun yung mga kailangan nyo. Number two, kailangan meron kayong running water. As much as possible, meron kayong hose na magagamit para pag flinash out nyo yung sa radiator, pag flinash out nyo, mas may pressure para matanggal yung mga contaminants, yung mga dumi niya, and at the same time, malinis din yung water reserve tank nyo. Okay? Now, madali lang naman mag-flush ng radiator nyo. Uunahin nyo syempre, kailangan matanggal nyo yung drain plug dun sa ibaba ng radiator para ma-flush yung tubig niya. So that's the first step that we need to do, and simulan na natin ngayon. Okay? I can't lie, I'm mesmerized. I'm so highly, I can't lie, I'm mesmerized.
Okay guys, nung tinatanggal ko yung drain plug, I had a hard time in loosening it up. So, hindi ko siya natanggal talaga. I don't wanna force it open dahil baka masira yung ano yung kanyang drain plug, which is ito. Okay? So, I didn't want to force it. So, what I did was tinanggal ko yung talagang buong radiator assembly. So, kung titingnan nyo, nagbaklas ako ng upper hose. Tinanggal ko tong itong air intake ng ano ng air box natin para magkaroon ako ng konting space. And then tinanggal ko yung fan para mahila ko siya pataas. At the same time, napalitan ko na rin yung radiator rubber mounts, which is nai-install ko na dito. Ito yung itsura nung luma, pinaglumaan. Kasi kung titingnan nyo, ano siya? Bale, pit-pit na siya. Ayan, pit-pit na. So, I decided to change it or replace it pala para mas maayos. And at the same time, para ma-align ko ng mabuti rin yung radiator dun sa radiator stay natin. I hope gumana siya. Mamaya malalaman natin. Anyway, tingnan nyo kung gaano kadumi yung kalawang. Check that one out. Diba? So, yan yung ano, yan yung isang current problem ko talaga sa aking cooling system. Kasi, talagang nagkakaroon siya ng rust buildup. So, siguro, since wala naman ako masyadong ginagawa ngayon, I'll try to flush it every single week para at least mabawas-bawasan yung rust na meron dito sa aking cooling system. Okay? So, ayun, I'm going to flush this one or two more times and then let it drain before ako maglalagay ng bagong distilled water. Alright? Guys, nakaka 3 na ako na flushing. Malaki yung significant yung change ng color ng kanyang rust. So susubukan ko pang mag-flush na mga 3 beses pa before natin lagyan ng panibagong distilled water. So compare nyo yung ano yung tubig kanina nung unang drain versus dito, medyo malinaw-linaw na rin siya. Pero hindi pa rin ako satisfied dito dahil medyo may kalawang pa ito. So, three more flushings. Guys, after 3 more flushings, medyo madumi pa rin. Iniisip ko dito is i-fix ko muna yung radiator natin. Kakabit ko yung mga bolts, babalik ko yung mga hoses, and then sa start ko siya, tapos saka ko ulit i-flush. Pero let's see. Pero ganun talaga yung kailangan yung gawin. Kung gusto niyo mas effective, kailangan kasi umikot muna yung ano yung tubig niya dun sa cooling system. Meron pa kayong makukuha dumi doon. So, yun yung gawin natin ngayon. For the first time, been thinking about you all night. I've been searching for this.
and I was able to put back the radiator hose, yung upper. Binalik ko na rin yung air scoop niya, and nabalik ko na rin yung radiator stay niya. Maganda na rin kasi naikabit ko na ng maayos, hindi na siya gumagalaw. Unlike before, medyo nakahilig to eh, kaya hindi nagkakasya. Since napalitan ko na siya ng panibagong radiator catcher na rubber, tumuwid na yung kanyang pagkakamount, and maayos ang tignan. Nilagyan ko na siya ng tubig sa radiator, and sistart ko na siya para medyo umikot yung tubig, and then flush ulit ng 2 beses. Okay, so na-start na natin siya. Antay na lang muna natin para mag-circulate ng konti yung tubig before natin i-drain ulit yung kanyang water sa radiator. Okay, so ready na tayong mag-drain ulit ng one last time para matanggal yung extra kalawang sa engine block. Okay guys, ito na. Alright, so kita nyo, meron pang rust na lumabas dyan. So hindi naman natin yan exactly makukuha lahat kasi napaka-imposibleng makuha yan sa paulit-ulit na flushing na ginagawa natin. Kaya I highly recommend pag nagkaroon kayo ng ganito sa mga kotse nyo, the best way to do it is to give it a Lavramont treatment. Okay? So, samahan ko kayo next time pagka nakapag-Lavramont tayo, and para makita nyo kung paano yung process ng ginagawa niya. Okay. So, finally, natapos na tayo sa ginagawa natin. Nakapag-flushing na tayo, at kahit papano, malinis na ang ating cooling system for now. Pero I'm gonna keep on doing this flushing every week para masala ko talaga at luminis yung kanyang tubig, yung cooling system dito sa radiator, para mabawasan yung kalawang na meron siya sa loob ng block niya. Okay, so sorry, medyo madungis na ako dahil kanina pa ako gumagawa, and sabi ko sa inyo kanina, gagawin ko sana ng 2 days itong process na ito, pero nangati ko tsaka hindi ako nakapaghintay, gusto ko siyang matapos. So I spent siguro probably mga 4 hours, almost 5 hours in flushing this system, including yung pagpapalit ng mga rubber catchers natin. At is okay na siya. Naayos ko na siya ng mabuti. Nalinis ko na rin yung mga dumi na tinalsikan ng kalawang galing sa radiator natin. And okay na siya ulit. So, ayun, dito nagtatapos yung ating video. Huwag nyo lang din kakalimutan pala na dun sa mga lumang kotse, which yun nga, dahil nga sa katandaan nagkakaroon ng ganyan, it's normal naman talaga na magkaroon ng konting rust yung engines nyo, yung engine block nyo, kasi nga dahil sa katandaan at saka yung tagal na ng servisyo na ginagawa niya. So it's benefiting din naman talaga to maintain them, to make sure na mas humaba pa yung buhay ng inyong engines. Okay, so if you have time, kung marunong kayong mag flushing ng inyong radiators, you can do that by yourself. Mag-iingat lang kayo dun sa process wherein we had to start the car again, tapos papatayin nyo and then magpa-flush ulit kayo. Mag-iingat kayo dun kasi mainit yung tubig. So you have to make sure na protected yung kamay mo pag tinatanggal nyo ulit yung drain plug, or else mapapasok po kayo. Okay? So make sure na huwag nyong kakalimutan yung step na yun. Alright? So, hanggang dito na lang tayo ngayon. Salamat sa panonood. If you like the video, just give it a thumbs up. Comment down below for any questions, comments, or suggestions. And don't forget to subscribe to Bud TV by pressing the subscribe button down below, yung red button na yun. And then, huwag nyo rin kakalimutan to click the bell icon to get notified on our future videos. Marami pong salamat. I'll see you on the next episode.
Ingat po kayo lagi, and God bless everybody.